Familiar sa atin tong picture. Ito ang tinatawag na The Great Triumvirate ng Propaganda Movement. Siyempre, siya kilala natin. Ito naman, si Del Pilar. Pero para sa marami sa atin, siya, the who. Siya si Mariano Ponce, the last propagandist, reformista, historiador, scholar, makabayan. Aksi siya sa pagbabago mula reform movement ng 19th century hanggang revolutionary period. At sinulong niya yung pan-Asianism o yung diplomatikong pakikipagtulungan sa mga bansa sa Asia. Sinilang sa Baliwag, Bulacan noong 1863, nag-aral sa Letran at UST at sa pagpunta sa Barcelona sa Espanya ay naging sub-sub sa gawaing propaganda. Ayon sa historiador na si T.M. Calao, kung si Rizal daw ang dakilang espiritu ng lahi at kung si Del Pilar ang militanteng politiko at palabang journalist, ito daw si Mariano Ponce ang tahimik at matiyagang administrador. Isa siya sa mga matiyagang nagpatakbo ng La Solidaridad at nagsulat ng mga artikulos alias na Naning, Kalikulapo at Tikbalang. Kalahati ng buhay niya ay nakatira abroad pero hindi tumigil sa mga gawain para sa kalayaan ng Pilipinas. Nakulong saglit ng pumutok ang 1896 Revolution sa Pilipinas at tumakas pa Hong Kong. Doon ay naging bahagi siya ng Hong Kong Junta. Naging sekretarya pa ni Aguinaldo. 1898, inutusang makipag-ugnayan sa Japan para sa posibleng suporta para sa revolusyon sa Pilipinas at doon ay nakilala ang maraming mga militanteng nasyonalistang Asyano. Isa dito ay si Sun Yat-sen, unang pangulo ng Taiwan. Patuloy na pinahahayag ni Ponce sa mundo ang sitwasyon sa Pilipinas. Umuwi sa Pilipinas 1907 kasama ang asawang Haponesa. Dito patuloy pa rin ang kanyang pakikibaka. Ngunit sa larangan na ng karunungan at pananaliksik, naging direktor ng publikasyong El Renacimiento at kasama sa nagtatag ng El Ideal. At biruin mo yon, napasok pa niya ang politika. Taong 1910, nanalo pa siya bilang kinatawan ng ikalawang distrito ng Bulacan sa Philippine Assembly. Papunta siya sa kaibigan niyang si Sun Yat-sen nang namatay noong 1918 sa Hong Kong sa edad na 55. Marami siyang nasulat, pero tungkol sa mismong sarili niya, halos wala siyang naisulat. Dahil in the service of the revolution lagi ang kanyang mga sinulat, hindi tungkol sa sarili, pero napakalaki ng iniwan niyang panulat. At ma-e-elibs ka sa lawak ng saklaw ng scholarship ni Ponce, mula kasaysayan hanggang folklore at lalo na sa paksaing Asyano. Kaya dito mismo sa Baliwag, Bulacan, sa eksaktong kalyeng ipinangalan sa kanya, noong Mayo 23, itong taon lang, ay binuksan itong museo ni Mariano Ponce. Karamihan sa mga makikita natin sa mga dokumento, si Mariano Ponce ay napaka-humble kasi mas gugustuhin niya maglingkod kaysa ipakita yung sarili niya na naglilingkod.